Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Batang Maynila to. It's ang video na ikita po ninyo mga kaibigan ay mga kuha po yan sa clearing operations dyan po sa lungsod ng Maynila. So iba't ibang lugar po yan. Meron po sa Quiapo, meron po dyan sa Recto, meron po sa Carriedo. At dahil po dyan mga kaibigan, marami pong kababayan natin na mga Muslim at mga Kristiyano na mga bangkitero at mga vendors ang naapektuhan po dyan po sa isinasagawang clearing operations ng pamunuan ng lungsod ng Maynila. At dahil po dito mga kaibigan, itong ating mga bangkitero at mga vendors ay gumawa po ng open letter para po kay Senator Robin Padilla. So ito po yung open letter, babasahin po natin para makita natin kung ano po yung hinanaing ng ating mga kapatid na bangkiterong Muslim at mga Kristiyano. So ito po yung open letter nila para po kay Senator Robin Padilla. Hindi ko na po babasahin lahat ha. Babasahin ko na lang po yung kanilang hinanaing tungkol po dyan sa nangyayaring clearing operations dyan po sa lungsod ng Maynila. Ang sabi po nila, Sir, gusto ko pong ipahayag sa inyo na sobrang nalulungkot po kami sa nangyayaring clearing sa bangketa, especially in Carriedo, Good Earth Quiapo at sa iba't ibang lokasyon ng bangketa para sa mga kapwa namin mga bangkitero / vendors na mga Muslim at Kristiyano na maayos, marangal at payapa pong namumuhay at nagtitinda sa bangketa upang itaguyod ang kani-kanilang pamilya sa pagkagutom. Itawid sa buwan ng babayaran ang mga tahanan nila dahil karamihan ay umuupa lamang ng masisilungan o matutuluyan nila. Makaraos sa mga babayaran na bills sa mga tinutuluyan nila para maitawid nila ang pag-aaral ng mga anak nila upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya balang araw at higit sa lahat upang hindi maging pasani ng gobyerno ang kanilang mga pangangailangan araw-araw o karamihan po sa mga nagsasakripisyo at nagtitinda sa bangketa ay mga pasanin at binubuhay nila ang mga magulang at anak nila at karamihan pa ay may mga sakit na kailangan ng mga gamot at medical assistance at masuportahan ng kanilang mga magulang at mga anak. Hindi po madali nalikumin ang mga nabuong puhunan ng mga bangkitero upang magkaroon lamang ng maliit na puhunan para lang makapagtinda araw-araw despite sa sobrang init ng araw. Nagtitinda sa lilim ng malilim na gabi, nagtitinda sa maulan o ang predictable na panahon ng ating bansa. Karamihan po ay inuutang pa ang kanilang mga puhunan kung kani-kanino o para lang makapaghanap buhay lang ng marangal at maitawid ang kanilang mga pangangailangan araw-araw. Yung iba dyan may mga interes na mataas pa ang kanilang mga inutang na isa pang nagpapahirap sa mga nagtitinda sa bangketa. Kung sila po ay tatanggalin nyo ng marangal na hanap buhay, paano pa nila masusuportahan ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay? Sir Robin Hood, batid po namin ang mga adhikain ng mga liderato ng bansa natin. At bilang tagusunod ng tamang alituntunin ng batas ng ating bansa at para sa mga layunin ng mga liderato para sa buong Filipino, hinihingi po namin sa inyo ang inyong pangunawa at tulong para sa buong nagtitinda sa bangketa na magkaroon po sana ng maunawaing puso at maayos na proseso ang clearing na ginagawa ng mga kinauukulan. At higit sa lahat, sana po ay magawa ng paraan na magkaroon ng maayos na solusyon upang maisaayos ang bangketa para may pagpatuloy pa rin ng mga vendors ang paghahanap buhay nila ng maayos at marangal upang patuloy na mapagsilbihan at masuportahan nila ang kanilang mga minamahal na pamilya. Hindi po lahat ng nagsasakripisyo ay kayang makakuha ng maayos na trabaho para maiwasang magtinda sa bangketa. Hindi rin po lahat naghahanap buhay sa bangketa ay kayang umupa ng mataas na renta sa mga mall at ibang mga maayos na paupahan upang makapagtinda. At hindi rin po lahat ng nagtitinda ay kayang magtinda sa online dahil karamihan ay walang internet.
Hindi kayang magpalagay ng internet sa bahay nila dahil sapat lang po ang kinikita nila. Walang gadget para magamit sa live selling, walang kakayahan upang magsalita at magtinda sa harap ng kamera. Sa dami ng pinoproblema na dapat solusyunan ng ating mga pinuno ay dapat pong pagtuunan ng pansin ang maayos na hanap buhay ng mga Filipino, lalo na sa bangketa at sa mga naghihikahos na mga kapwa natin Filipino, maging Muslim man o non-Muslims. Kaya po marami ang magnanakaw, napapariwara ang buhay at gumagawa ng mga kalokohan dahil sa hindi maayos at kakulangan ng tamang hanap buhay para sa mga Filipino. Kung kukunan niyo po ng hanap buhay ang mga nagbabangkita at hindi po nila maaasahan ang tulong na ating gobyerno, sino pa po ang tutulong sa mga taong bangkitero, sa mga may hirap na naghahanap buhay ng maayos? Ang mga vendors po ay marunong sumunod ng mga batas at alituntunin. Kung bibigyan nyo lang po sila ng pagkakataon na ipaintindi sa kanila ng maayos ang kanilang mga dapat gawin upang hindi makasagabal sa daan at sa mga motorista. Sana po maintindihan ninyo na kailangan po nila ang inyong proteksyon sa lansangan, sa bangketa. Hindi po upang dagdagan pa ng mga kinukula ng clearing ang kanilang mga hinaing, ang kanilang takot at ang masakit na nararamdaman at pakikibaka sa araw-araw sa lansangan o bangketa upang mabuhay lang nila ng maayos ang kanilang pamilya. Marami na po ang dumaan na mga balakid sa ating bansa, lalo na sa ating mga kapatid na mga Muslims, simula sa dumaan na Marawi Siege. Namatayan ang mga mahal sa buhay, nawalan ng tirahan, hanap buhay, dumaan ang pandemic at maraming nawalan ng hanap buhay, ngayon naman karamihan ay nakikipagsapalara na magsimula ulit. At marami sa mga nagtitinda sa bangketa na ngayon lamang nagsisimulang makabangon galing sa pandemya. Karamihan sa nakaupo sa gobyerno o pera na lang sa nakakaintindi, ngayon ay hindi naiintindihan ang hirap na dinaranas ng mga kapwa natin bangkitero sa sobrang naghihirap at nagsisikap sa buhay para lang maitawid ang kanilang mga pamilya. Pero sisirain lamang basta-basta ang kanilang mga inutang na paninda at ipagtatapon at uhulihin nila basta-basta. Nasaan po ang puso nila para sa kapwa natin Pilipino? Sana si Robin Hood mabigyan sila ng kaukulang panahon upang may parating at marinig ninyo ang kanilang mga hinanaing. Ang mga sumusunod ay willing naman po nilang gawin. Number 1, magkaroon po sana ng tamang measurement ng kanilang pagtitinda kahit maliit o limited lamang ng sukat ng pwesto sa bangketa. Pangalawa, magkaroon ng tamang oras na di naman po sa sobrang gabi na magtitinda at hindi naman makabenta ang mga bangketero dahil wala nang mamimili. Pangatlo, makipagtulungan sila upang bantayan ang mga masasamang tao ng di magandang ehemplo ng bangketa at sabayan. Pangapat, magbabayad or magdo-donate ng sapat sa mga tamang kinukulan para sa cleanliness and maintenance ng bangketa. Ikalima, magkaroon ng tamang asosasyon para sa mga concerns at issues sa bangketa upang madaling maayos ang mga dapat ayusin sa bangketa. Ika-anim, at higit sa lahat, mabigyan ng tamang proteksyon ang mga bangketero at mamimili sa bangketa. Ilalang po ito sa mga concerns and issues namin sa bangketa na nais naming iparating sa inyo. Umaasa po kami sa inyong tugon at tulong upang mabigyan ng kaukulang pansin at matulungan ang mga bangkitero na nangangailangan po ng agarang tulong mula sa inyo. Maraming salamat po, Senator Robin Padilla. Mabuhay po kayong lahat. May Allah bless you and your entire family. So, yun po ang nilalaman ng open letter ng ating mga kababayang Muslim at mga Kristiyano na mga bangketero at vendors na naapektuhan po ng sobra dahil po sa nangyayaring clearing operations dyan po sa lungsod ng Maynila. At sa mga panahong ito ay wala pa po tayong nakukuhang update kung ano po ang masasabi dito ni Senator Robin Padilla.
basang alam po natin, nakarating na po sa kanya to. At actually, siya po yung nag-share ng open letter na yan dyan po sa kanyang Facebook page. So mga kaibigan, abangan po natin yung magiging tugon ni Senator Robin Padilla dito po sa hinanaing ng ating mga kababayan na apektado po dyan po sa clearing operations dyan po sa lungsod ng Maynila. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.